Ang mga aswang ayon sa kasabihan ay isang nilalang daw na naging parte ng ating mitolohiya. Mga karakter o mga entity na nililikha at binubuo ng mga malilikot na imahinasyon ng mga taong may malawak na imahinasyon. Sa mga taong hindi naniniwala sa kanila, ay magsisilbi lamang silang mga kwento sa bawat pahina ng mga nakakatakot na libro. Ngunit sa mga taong nakaranas nito, ay magsisilbi itong panaginip o isang bangungot na hanggang sa pagpikit mo'y mailalarawan mo pa o di naman kaya'y mga alaala na hindi mo gustong sariwain sa paglipas ng panahon. Magandang araw sa iyo, Kuya Barry, o kahit anong oras mo mapili ang liham ko. Maaaring gabi dyan sa Pilipinas at maaaring umaga dito sa Washington, D.C. May isa akong kaibigan na nagpadala ng kanyang istorya sa iyong channel. Sa kanya ko din napag-alaman ang channel mo at masasabi kong may mga tao pa palang handang makinig sa mga ganitong kwento sa panahon ngayon, lalo na sa era ng mga Gen Z kung tawagin. Siya nga po pala, itago mo po ako, Kuya Barry, sa pangalang Mary. Nais ko kasing manatiling privado ang aking buhay, lalong-lalo na ang aking ibabahagi ay maituturing na kwento ng mga hindi normal na tao. Nangyari po ang aking karanasan, Kuya Barry, noong ako ay nasa Pilipinas pa lamang. Nasa lugar ako kung saan ang Mount Halcon at Mount Baco ay naroon. Ito nga po pala ang highest point ng islang naging pangalawang tahanan ko. Ang Mindoro ay nasa ikapitong pinakamalaking isla sa panahon ngayon. Dito ang maraming pasyalan at sa katunayan noong taong 2018, bago pumutok ang COVID-19 sa bansa, ay nagbakasyon ako kasama ang aking pamilya sa Pilipinas. At isa ang Mindoro sa aming binalikan. Nangyari ang aking karanasan dito sa Mindoro. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong lugar kung saan po ako ay nangungupahan sa isang presentableng apartment na ang aking papa pa mismo ang pumili. Orihinal po akong taga Maynila na nagbabalak lumipat sa Mindoro sa edad na 30 taong gulang. Nilipat po ako sa Mindoro dahil mayroon po akong pinagdadaanan noon na isang pagsubok sa mental na pakikipaglaban. Gawa ng ako po ay nasaktan ng husto nang malamang ang aking kasintahan sa panahong iyon ay nabuntis ang aking matalik na kaibigan. Nais ko lamang makalimot kaya nakiusap ako sa aking mga magulang na kung maaari ay sa malayo ako manirahan habang nasa proseso ako ng pag-move on. Noong makarating kami sa Mindoro, kasama ang aking ama at kuya, ay talagang namangha po ako sa ganda ng lugar na ito. Kuya Barry, sa panahong yun, talagang masasabi mo na hindi pa ganoon ka-modern ang pamumuhay. Ngunit sagana ang lugar sa kagandahang para sa mga sawing tulad ko ay nakakagaan sa pakiramdam. Hinatid na ako ng aking ama at kuya sa tutuluyan kong apartment at lubos akong namangha sa sobrang ganda at linis nito. Tinanong pa nga ako ni Papa kung ayos lang ba ako sa lugar na ito at sinabi ko naman sa kanya na nagustuhan ko dito at kapag ka naging maayos na ako at nahanap ko na ang sarili ko't muling mabubuo ang pirapiraso kong puso ay babalik din ako ng Maynila. Natatandaan ko noon, Kuya Barry, mayroong 5 palapag ang apartment na iyon at nasa panglimang palapag ang kinuha po ni Papa na kwarto. Para umano daw natatanaw ko ang karagatan na nakaharap sa bintana ko. Natulog muna sila Papa sa apartment at kinabukasan na sila bumalik ng Maynila. Mahigpit pa akong binilinan ni Papa na mag-iingat dahil hindi ako pamilyar daw sa lugar at ang mga tao na nanananahan dito. Noong makaalis na si Papa
ay doon na ako nagpasyang magmukmok sa kwarto. Wala akong ibang ginawa, Kuya Barry, kung hindi ang mag-iiyak ng paulit-ulit. Hindi rin ako nagbubukas ng ilaw na sa panahong iyon, Kuya Barry, ay lampara lamang ang ilaw sa gabi. Walang kahit anong gadgets na katulad ngayon. Naging maganda naman po ang aking unang gabi sa apartment. Naging maganda naman ang daloy ng aking buhay. Madalas ako naliligo sa dagat na nasa unahan lang din ng aking apartment. Lumipas ang mga araw at linggo sa aking pamamalagi sa Mindoro at sa loob ng isang buwan ay naging pamilyar na ako sa kung saan ako pupunta at di naman ako talaga nahirapan na makipag-usap sa mga taga roon dahil hasa naman silang magtagalog. Ang ethnic group kasi ng Mindoro, Kuya Barry, ay Mangyan, Tagalog, Hiligaynon at Visayan. Ilang buwan na ako sa apartment na ito, Kuya Barry, ngunit nagtataka ako dahil ni minsan ay hindi ko pa nakitang lumabas ang kaharap kong kwarto. Sa limang palapag kasi, may anim na silid na magkakaharap at ang kwarto ko ay nasa timog na bahagi at nasa gitna ako. At ang kaharap kong silid na nasa harapan ko lamang ay hindi ko nakikitang lumalabas ang nangungupahan dito. Alam kong may tao sa loob dahil sa mga kaluskus na naririnig ko. Minsan naman mga tunog ng plato o di naman kaya'y pusa. Isang araw, Kuya Barry, ay paalis ako papuntang kabilang bayan. Anila, marami daw ang magagandang tanawin sa bayang iyon. Habang palabas po ako, ay nakita kong lumabas ang nakatira sa kabilang silid katabi nung silid na di ko nakikitang lumalabas ang nakatira. Napatingin ako sa kaharap kong pintuan. Nagulat na lamang po ako nang magsalita ang lalaking lumabas sa katabi kong silid na huwag daw akong magtatangkang kumatok sa pintuang iyon sa wikang English. Napatingin ako sa kanya at saka ako lamang naaninaw ang kanyang mukha. Matangkad po siya, puputi, matangos ang ilong at maliit ang labi. Ang lalong nagpaganda sa kanya ay ang kanyang mga mata na may mahabang pilik mata. Nakilala ko siyang Philip, isang Philam po na matagal nang nagbabakasyon dito sa Mindoro. Anya pa nga, hindi talaga lumalabas daw ang nasa gitnang pintuan sa harapan ko at sabi pa nila, madalas daw may naririnig silang mga kakaibang tunog doon. Bigla akong natakot, Kuya Barry, lalo na sa bayan pa lamang ay nakakarinig na ako ng mga usap-usapan na mayroong aswang daw dito sa Mindoro. Hindi ko na lamang pinansin ang mga usap-usapang iyon sapagkat una sa lahat ay hindi po talaga ako naniniwala sa mga usaping mitolohiya. Para kasi talaga sa akin ay mga kwentong bayan lamang ito ng mga matatanda para panakot sa mga kabataang ayaw matulog sa tanghali at umuwi ng maaga kinahapunan galing sa paglalaro. Bago pa man ako makapagsalita ay narinig ko ang malakas na kalabog. Nagkatinginan pa nga kami ni Philip habang pareho kaming nagkandado ng aming mga pintuan. Mayhamaya ay lumabas ang isang matanda na nakasuot ng itim na may kaputsa. Ikinubli niya ang kanyang mukha sa kaputsa nito habang yukong-yuko na isinarado ang pinto. Binati ko pa nga siya habang si Philip ay sinesenyasan akong magmadali na. Nakita ko siyang dali-daling kinandado ang kanyang pintuan at inaya na ako. Ngunit dahil matigas po ang ulo ko ay binati ko pang muli ang matandang ito. Dahilan para iwanan na ako ni Philip at dali-dali siyang umalis. Nang makaalis na si Philip ay parang gusto kong pagsisihan, Kuya Barry, ang ginawa ko. Pakiramdam ko kasi nung oras na iyon ay nagpasikat ako kay Philip
na isa akong magalang na individual. Dahil nang mawala po si Philip ay nanigas na ang katawan ko at nanlalamig sa takot. Lalo na't noong tumingin ang matanda sa akin at doon ko na naaninag ang kanyang mukha. Matalim ang mga titig niya sa akin na akala mo'y mangangain siya ng buo. Halos namumula na Kuya Barry ang kanyang mga mata, kakatitig ng masama sa akin. Hindi ko po alam kung bakit hindi ako makakilos ng mga sandalig iyon, niwala akong lakas na tumakbo o di naman kaya'y maglakad papalayo. Nakita ko pang ngumiti siya Kuya Barry na nagdulot pa sa akin ng takot. Naninilaw ang kanyang mga ngipin habang ang kanyang mga mata ay namumula. Patulo na sana ang luha ko nang marinig kong bumukas ang pintuan ng kanyang silid. Sumilip ang isang babae na sa wari ko po'y kaedad lamang ng aking mama. Napatingin pa siya sa akin bago napatingin sa matanda. Lumabas siya ng bahagya at sinabihan ng matanda na pumasok. Kabilin-bili na niya umano na huwag ito lalabas dahil baka mahulog siya sa hagdanan. Pinapasok niya ang matanda na napag-alaman kong ito pala'y kanyang ina. Nakatingin pa rin ito sa akin ng matalim habang nakangisi. Nang tuluyan na itong makapasok ay wala man lang sali-salita akong narinig sa kanyang anak o kahit paghingi ng pasensya sa pananakot na ginawa ng kanyang ina sa akin. Matalim din siyang nakatingin saka malakas na ibinagsak ang pintuan nila. Dahilan para mapasilip ang katabi ko pang kwarto at ang isa pang katabi nilang silid. Noong nakita nilang halos na namumutla na ako, inimbitahan ako ng katabi kong silid na pumasok muna sa kanila. Pagpasok ko sa kanilang kwarto ay maaliwalas ang silid. Agad niya akong pinaupo at sinabihang maghintay lamang at kukuha daw siya ng maiinom. Ako naman, naiwang halos habol ko pa ang aking hininga dahil sa tindi ng kaba na aking nararamdaman. Pagbalik niya ay inabot niya sa akin ang isang baso ng tubig. Nagpakilala siya bilang si Sheila. Sabi niya, ang kapitbahay daw naming iyon ay talagang napaka-misteryoso. Kaya ang mga naninirahan daw dito sa ikalimang palapag kapag ka nababakante na ang ibang kwarto sa ibaba ay agad na nagpapalipat ng kwarto dahil sa takot. Siya ay nagbabalak na umanong magpalipat na rin sa ika-apat na palapag dahil may aalis umano daw doon. Kwento niya, minsan daw kasi umuwi siya ng gabi na. Nakita daw niya ang matandang iyon na nakatayo sa may pintuan na namumula ang mga mata. Minsan daw huhuni umano itong parang kwago. Kaya iniiwasan na niyang umuwi ng gabi sa takot na muli niyang makita ang matanda. Ayon umano sa sabi-sabi na naririnig lang din niya sa mga taga rito ay bantog na aswang daw ang nakatira sa kwartong katapat namin. Kapag ka nagbabayad umano ng renta ay iniiwan lamang nito sa labas ng kanilang pintuan at kukuhain na lamang ng may-ari. Tinanong ko kung bakit hindi sila pinapaalis. Ang sagot naman ni Sheila ay wala namang umanong sapat na basehan na sila ay mga aswang nga. Dahil kahit pa napagbibintangang aswang sila ay wala pa namang napapabalitang may namatay sa apartment na ito. Kaso nga lang, kinatatakutan sila ng mga nangungupahan sa ikalimang palapag. Dahil kahit iwanan nila ang bayad sa may pintuan nila, ay walang nagtatangkang kumuha o manguwa nun. Ayon pa kay Sheila, nakasilip lang daw ang matanda sa pinto at inaabangan kung sino ang dadampot sa pera. Kilala na kasi niya ang mukha ng may-ari at bago dinadampot ng may-ari ang pera, ay may sinasabi daw ito
na hindi daw nila Sheila maunawaan. Dahil doon, hindi na nga ako nakaalis, Kuya Barry. Ang bala ko sanang mamasyal ay hindi ko na nagawa pa. Bumalik na lamang ako sa silid na panaylinga sa paligid. Nang mabuksan ko na nga ang pintuan ko, ay sakto namang nakita ko si Philip na paakyat. Hindi siya lumilingon sa akin kahit pa binati ko siya. Kaya hindi na lang din ako umimik at pumasok na lang ako sa aking silid. Tulad ng kabilin-bilinan sa akin ni Sheila, ay ikandado ko daw umano ang aking pintuan ng mabuti. At kung may kakatok kahit ba kilala ko ang boses, ay wag na wag ko daw pagbubuksan. Napuno na ng pagkabahala ang aking puso, Kuya Barry. Naisip ko na kinabukasan ay magpapalipat din ako ng silid kung sakaling may aalis sa ibang palapag. Naisip ko kasi na imbis narito ako sa lugar na ito para mag-move on, ay mukhang magiging masamang bangungot pa ito sa akin. Nung gabing iyon ay hindi ako halos nakatulog, Kuya Barry. Panay lang ang timpla ko ng kape at naupo ako sa tabi ng bintana para makalimutan ko ang pangyayari kanina, para malibang ako. Huminga na lang ako ng malalim habang sinasamyo ang sariwang hangin. Sa panahon noon, walang kasing sariwa ang simoy ng hangin. Ibang-iba na sa panahon ngayon na puro sakit at mga kalamidad ang nangyayari. Noon kasi ay hindi pa ganoon kaabusado ang mga tao sa kalikasan. Kaya naman biniyayaan tayo ng sariwang hangin. Hindi pa uso noon ang salaming bintana. Grills lang o mga bakal ang nagsisilbing protection mo laban sa mga masasamang loob. Siya nga pala, ang apartment na ito ay inspired sa Espanya design. Mga bintanang disenyo ng mga Kastila. At ganito naman talaga ang usong bintana noon. Hihilahin mo lamang. Habang nakaupo po ako sa tabi ng bintana at nagkakape, umihip ang napakalamig na hangin. Dahilan para isayaw nito ang aking kurtina at tangayin ang usok ng aking kape. Napangiti pa nga ako sa ganda ng paligid nang may nakita kong tila lumilipad na hindi ko alam kung saan nang galing. Munti ko pang mabitawan ang aking kape dahil sa napakalaking ibon na nakita ko. Noon lang ako nakakita ng ganoong kalaking ibon sa buong buhay ko. Pilit ko pang inaaninag ang dalawang nilalang na lumilipad at nagpapaikot-ikot pa nang sila'y tumapat sa buwan. Hindi kapanipaniwala, pero ito ay totoong nasaksihan ko. Maya-maya'y napalingon ako sa kabilang bintana sa kanan ko nang may narinig akong sumitsit. Nang lingunin ko ay si Philip at sinasabi niyang isarado ko daw ang bintana ko. Dali-dali ko namang isinarado ang bintana, ngunit halos lumundag ako sa takot ng pagkasara ko ay kumalabog ang grills ng bintana ko na akala mo ay hinihila. Napatakip ako ng bibig ko, Kuya Barry, dahil nakikita ko mula sa loob ang mga pakpak na hindi ko alam kung anong klaseng hayop. Imposible namang paniki ang mga pakpak na iyon dahil sobrang laki talaga. Nakikita kong agresibo na siya at galit na galit. Hindi ko na alam ang gagawin ko nang bigla na lamang sumakit ang tiyang ko na akala mo ay may kung anong pumipiga sa loob. Napaluhod ako sa sobrang sakit habang narinig ko ang nilalang sa labas na akala mo'y tuwang-tuwa sa nangyayari sa akin. Napasigaw na ako, Kuya Barry, sa sobrang sakit ng tiyang ko. Pakiramdam ko po ay namimilipit na ako't hindi makatayo. Naririnig kong tila may kumakatok sa pinto ko, pero tulad ng bili ni Sheila, wag ko daw pagbubuksan kahit pa kilala ko ang nasa labas. Napatingin ako sa bintana ko dahil pakiramdam ko isa-isa nang binabaklas ng sino mang nilalang ang mga grills.
habang ang kanyang boses ay akala mo'y unggoy, pusa o paniki ang tunog. Napakalaki niya, Kuya Barry. Ang kanyang pakpak na pumapagaspas ay may higit isang dipa ang lapad. Muli akong namilipit sa sakit ng tiyan ko. Pakiramdam ko ay mawawalan na ako ng malay dahil halos nananalaytay na sa buo kong katawan ang tindi ng panghihina. Naisip ko, Kuya Barry, na ang gabing iyon sa taong 1987 ang magiging huli kong gabi. Kahit pagdarasal noon ay nakalimutan ko nang gawin sa magkahalong takot at kaba na nararamdaman ko. Muli akong napatingin sa pinto at naririnig kong si Philip ang kumakatok. May bahagi ng utak ko na gusto ko siyang pagbuksan. Ngunit tulad ng sabi nga ni Sheila, baka aswang iyon at ako ay nililinlang lamang niya. Magaling daw kasi manling lang ang mga aswang, Kuya Barry. At sa mga oras na iyon, naisip ko na yung akala kong sa libro at palabas ko lang makikita ay nakikita ko na sa totoong buhay. Muli pang kumatok ang nasa pintuan habang ang nilalang sa bintana ay para bang desidido na mabali o matanggal niya ang mga grills. Doon na ako nagkaroon ng lakas loob na buksan ang pinto nang makita ko na ang nilalang sa labas ay dalawa na silang naisirain ang aking bintana. Pagbukas ko, nakita ko si Philip. Dali-dali naman niya akong hinila at napatingin siya sa bintana ko. Maging siya ay nagulat sa kanyang nasaksihan. Napalud ako nang muling sumakit ang aking tiyan. Sakalang nabawi ni Philip ang kanyang pagkagulat at inalalayan niya ako. Nagbukas ang pintuan sa tapat namin. Napayakap pa nga si Philip sa akin. Napatingin ang babaeng kaedad lamang ng mama ko sa kwarto at nakikita niya ang nilalang na agresibong binubuksan ang bintana ko. Sinabi niyang pumasok kami sa kwarto nila na dahilan para kami ay mag-alinlangan. Muli akong napahiyaw, Kuya Barry, nang muling sumakit ang aking tiyan. Sinabi niya kay Philip na kung gusto ko pa umanong mabuhay ng normal ay ipasok na ako ni Philip dahil may hindi magandang nangyayari daw sa akin. Ayaw ko man, ngunit nagawa akong ipasok ni Philip at siya naman sinarado ang aking pinto. Pagkapasok namin ni Philip ay nagulat kami sa loob ng silid na iyon dahil napakaliwanag nito at napakaaliwalas. Maraming iba't ibang santo ang nakapaligid. Ang madilim na aura ng labas nito ay kabaliktaran pala sa loob dahil ang loob ng bahay ay sagana sa ilaw katulad ng kandila at lampara. Saglit na wala ang sakit ng tiyan ko sa nakikita kong napakaaliwalas na silid. Pakiramdam ko ay ligtas ako rito. Nang makita ko ang rebulto ni Jesus ay saka lamang ako nakaalala na magdasal. Nang imulat ko ang aking mga mata at nakita ko ang matanda na nakita namin ni Philip noong umaga na masamang nakatitig sa amin. Maya-maya'y napahiyaw akong muli nang biglang sumakit muli ang tiyan ko. Sinabi ng babaeng kaedad ng mama ko na huminga muna ako at ako'y kanilang gagamutin. Natatakot man, ngunit nagtiwala ako. Dahil anya pa, kailangan na ako ay magtiwala dahil buhay ko na ang nakasalalay. Nakahiga na ako nang muling sumakit ang tiyan ko. Nakahawak pa nga ako kay Philip at sinabing huwag niya akong bibitawan. Nangako naman siya na hinding-hindi siya aalis at sasamahan daw niya ako doon. Inalalayan ng babaeng kaedad ng mama ko ang matanda na lumapit sa akin. Tinitigan niya ako, ngunit hindi na ito katulad ng titig niya noong umaga na nakita namin siya ni Philip. Ipinatong ng matanda ang kanyang kamay sa tiyan ko, Kuya Barry. Namimilipit pa rin ako sa sobrang sakit na akala mo ay may kung anong nilalang
ang nagwawala sa loob nun. Napahigpit pa ang pagkakahawak ko sa kamay ni Philip at naramdaman ko na din ang paghihigpit ng hawak niya. Nag-usal ng panalangin ang matanda habang ang kaedad ng mama ko ay pinahiran ako ng mga langis na hindi ko alam kung ano. Muli akong napahiyaw nang maramdaman kong parang may namimilipit sa akin tiyan. At kapag pumikit ako ay nakikita ko ang mukha ng aswang sa utak ko. Pamilyar siya pero hindi ko matandaan kung saan ko siya nakita. Pinipilit ko pa rin isipin kung sino siya ngunit nawawala rin kapag nakakaramdam ako ng sakit. Naririnig namin ang pagpagaspas ng pakpak sa labas ng bintana ng matanda. Inutusan ng babaeng kaedad ni Mama si Philip na buksan ang pintuan nang may kumatok. Anya ang may-ari umano ng apartment yun. Nang binuksan ni Philip ay agad pumasok ang babaeng sa tingin ko po ay mas bata ng kaunti sa mama ko. Narinig kong sinabi ng babaeng kaedad ni Mama na niyanggaw daw umano ako. At tama sila na isa lang sa palapag na ito ang aswang. Iniutos ng may-ari kay Philip na isaradong maigi ang pintuan dahil malakas na aswang daw ang nangyanggaw sa akin. Tinanong ko pa kung papaano ang mga ibang nangungupahan. Sinabi naman ng may-ari na huwag akong mag-alala dahil alam na ng mga nangungupahan dito ang gagawin tuwing sasapit ang gabi. Ganoon ang ginagawa nila hanggat hindi pa natutukoy kung sino ang aswang. Nagtanong sa akin ang may-ari kung saan ako pumunta ngayong araw. Magsasalita na sana ako nang biglang kumalabog ang kanilang bintana. Sinabi ng may-ari na kailangang magamot ako kaagad. Kaya tulong-tulong sila sa pagdarasal ng mga dasal na hindi ko maunawaan. Bumakas sa mukha ko ang takot talaga, Kuya Barry. Naramdaman ko na hinawakan ako ni Philip sa noo at sinabing magdasal din daw ako. Humingi ako ng tulong sa Panginoon dahil walang imposible sa kanya. Napangiti naman ako kay Philip at sinunod ang kanyang payo. Kahit masakit ay pumikit ako saka nanalangin sa Panginoon na sana ay tulungan niya ako na makaya ko ang lahat ng ito. Ang buong akala ko ay makakatakas na ako sa hinanakit ko sa Maynila dahil sa sinapit kong kabiguan sa pag-ibig, ngunit mas malala pa pala ang sasapiting kong hirap dito. Naputol bigla ang aking panalangin nang biglang bumukas ang bintana at iniluwa nito ang galit na nilalang na may mahahabang pakpak. Hindi putol ang kanyang katawan. May damit siya ngunit buhaghag ang kanyang magulong buhok. Hinarap siya ng matanda saka nilatigo ng nilatigo. Nag-uusok ang nilalang na akala mo ay binuhusan ng kumukulong mainit na tubig. Panay-panay pa rin ang pag-usal ng matanda at ng may-ari habang si Philip naman ay tumulong na latiguhin ang aswang. Kinilabutan ako nang marinig ko ang boses ng aswang. Nakakakilabot iyon, Kuya Barry. Narinig kong sinabi ng aswang, hindi daw umano ako mapapagaling ng dalawa at ako ay magiging kauri daw nila. Hindi ko alam kung sinong nila ang kanyang tinutukoy, Kuya Barry. Sumigaw ang matanda na hindi ako mapapabilang sa lahi noong aswang. Napatingin sa akin ang matanda saka ito'y ngumiti at tinanong ako, Kuya Barry, ng isang katanungan na hindi ko noon makakalimutan. Hindi ko na siguro babanggitin, Kuya Barry, dahil baka marinig o baka nakikinig ang mga iilang karakter sa istoryang ito o di naman kaya'y buhay pa ang ibang nakadaupang palad ko sa lugar na iyon. Ang naging sagot ko na lamang sa tanong niya ay opo.
na kanyang ikinangiti at sinabing manalangin ako at magtiwala lamang sa Diyos Ama at magtiwala ako sa aking sarili na makakaya ko ang lahat-lahat ng ito. Muli silang nanalangin at sumabay na ako. Binigkas din ng isip ko ang panalangin nila. Hindi ko na marinig ang tunog ng aswang habang patuloy na nilalatigo nila Philip. Tanging dalampasigan na lamang ang naririnig ko, ang alon nito at ang malamig na hangin. Pakiramdam ko talaga, Kuya Barry, nakikita ko ang sarili ko sa dalampasigan habang ako'y naglalakad. May nakita akong isang lalaki na napakaganda ng mukha. Mas maganda pa siya sa akin o kay Philip. May hawak-hawak siyang kabibe na kulay dilaw para itong ginto. Napatingin siya sa akin at kinamayan ako. Lumapit ako sa kanya, napangiti siya at sumandok ng tubig sa dagat gamit ang kabibe. May ibinulong siya dito at pinainom sa akin. Matinding liwanag ang nakita ko, Kuya Barry, matapos ko inumin ang pinainom niya. Saka ako biglang nagsuka. Isinuka ko ang isang berdeng likido na may kasamang itlog na hindi ko alam kung papaano napunta sa tiyan ko yun. Napatingin ako bigla sa bintana nang sumigaw ang nilalang. Habang nanlilisik ang kanyang mga mata na napatingin sa akin, saka ko lang napagtanto kung saan ko siya nakita. Natahimik lang siya nang tawagin ko siya sa kanyang pangalan na Sheila. Sheila, ikaw ang aswang! Tila nagulat naman si Sheila nang makilala ko siya. Mabilis pa sa alas 4 na wala siya sa aming paningin. Susundan sana ni Philip ang aswang pero sinabi ng matanda na huwag iyong gawin ni Philip dahil hindi basta-bastang aswang daw si Sheila. Kinabukasan, nakita na lamang naming bukas ang kwarto ni Sheila. Nang pasukin ang may-ari ay wala na itong mga gamit. Saka ko lang nakitang magulo ang bahay nila Sheila na akala mo'y 7 taong hindi nalinisan. Sinabi ko naman sa may-ari na dito ako huling pumasok ng araw na nakita ko ang matanda sa katapat kong kwarto. At sinabi ko na maaliwalas ang silid na ito noong pumasok ako. Ani ng matanda, nalinlang ng aswang ang aking mga mata. Wala na lang akong nagawa, Kuya Barry, kung hindi ang bumuntong hininga. Hindi talaga ako makapaniwala na magagawa ito sa akin ni Sheila. Pinagkatiwalaan ko siya. Tunay ngang huwag tayong maging mapanghusga, Kuya Barry, sa kung anumang ating nakikita. Ang kwartong katapat ko pala ay mga manggagamot. Nagpapanggap lamang silang aswang para malaman kung sino sa 5 palapag ang totoong aswang. At balak akong yang gawin pala ni Sheila dahil naibigan umano ako ng kanyang kapatid na kasama niya sa kwartong iyon. Noon ko lang napag-alaman na may kasama pala si Sheila sa silid na iyon noong araw na pumasok ako. Nagpasalamat naman ako sa may-ari at sa matanda sa kanilang pagkakaligtas sa akin. Natawa pa nga ako noong sabihin nilang ako at si Philip ay tugma ng langit. Nawala lamang ang tawa namin nang sabihin ng may-ari na maaalala ko umano sila pagka kami daw ang nagkatuluyan. At hindi nga kayo maniniwala, Kuya Barry, hindi nga sila nabigo sa sinabi nila. Noong bumalik ako ng Maynila ay niligawan ako ni Philip at sinagot ko naman siya. Hanggang sa ikasal nga kami sa taong 1990 sa Washington DC. At ngayon narito na nga kami at mayroon ng 2 anak na isang lalaki at babae. Pumanaw na si Mama, kamakailan lang po.
habang ang aking ama naman ay patuloy na namumuhay dito sa Washington at salitan kami ng aking kuya sa pag-aalaga. Sa ngayon po ay hindi pa kami ulit nakakauwi pero nagbabalik pa rin kami upang pasyalan ang Mindoro. Sapagkat sa kabila ng nakakatakot kong karanasan, nakita ko naman ang aking forever man. Maraming salamat po Kuya Barry kung sakaling mapili niyo pong itampok ang aking liham sa inyong channel. Isang kasaysayan po sa aking buhay ang hinding-hindi ko malilimutan noong nagkaroon ako ng isang kaibigang aswang doon sa Mindoro. Hanggang dito na lang po ang aming kwento at sana'y kapulutan po ito ng aral sa lahat ng nakikinig ngayon. Mula po dito sa Washington DC, lubos na gumagalang Mary and Philip. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Magandang araw po sa inyo Kuya Barry. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Pidong. Yan po kasi ang ginagawang palayaw sa akin ng mga kainuman ko noon sa sitio. Kilala po kami sa sitio Baluyot bilang mga wasalak o yung mga walang sawa sa alak. Kahit hindi imbitado, madalas kami sa mga handaan upang makipag-inuman. Ngunit bago yun, tumutulong muna kami sa paghahanda ng mga pagkain para sa handaan. Minsan nga, tagahalo kami ng kalamay sa kasalan. Tradisyon na kasi sa lugar namin ang bayanihan kapalit ng ilang bote ng alak at kaunting pulutan pagkatapos ng lahat ng trabaho namin. Hindi naman kami maituturing na salot sa sitio. Lasenggo lang kami, pero ni minsan naman ay hindi pa kami nasangkot sa anumang gulo dahil lang sa kalasingan. Isang gabi, nagkayayaan kami sa isang sitio sa kabilang barangay. May binyagan daw doon sa pinsan ng isa sa mga kumpare ko, si Paring Burtig. Hindi naman ako kasama sa mga kinuhang ninong pero dahil kakilala kami ni Paring Burtig, pwede naman daw sumama. Ganoon naman daw talaga sa probinsya. Kahit sino, pwedeng dumalo kahit hindi naman imbitado. Malas nga lang kung madamot ang makakatagpo mo. Nakapwesto na kami sa isang mahabang mesa. Sa ibang mesa yung mga ninong at ninang na maayos ang mga suot. Magaganda kasi ang trabaho nila. Kaming mga nakisabit lang, magkakasama sa isang mahabang mesa, malayo sa mga imbitadong bisita. Pare, hindi ba nakakahiya sa pinsan mo na nandito kami? Nag-aalangan kong tanong kay Burtig. Ay sus, ikaw naman! Huwag mong alalahin yun, bay! Sagot ko kayo! Kumuha ng ilang boteng alak si Burtig at nagdala rin ng pulutan mula sa mga lutong ulam. Kaso nga lang, kakaunti lang ang nakuha niya dahil marami pa daw bisitang darating. May mga nakisali rin sa mesa namin Kuya Barry ng gabing iyon. At kabilang nga roon ang may katangkarang lalaki na nagpakilalang bilang si Mando. Natuwa naman ang mga kasama ko nang maglapag ng dalang pulutan sa mesa si Mando. Napansin niya raw kasi na kakaunti lang yung pinaghahatian naming pulutan. Iisang plato lang kasi iyon ng kaldereta Kuya Barry. O mga pre, tikman niyo tong kilawin. Espesyal ito. Masarap lalo na babad ito sa suka. Nakangising sabi ni Mando. Sinulyapan ko ang mangkok na daladala niya. Puno nga iyon ng karne na ginayat ng maliliit. Mukha lang kulang sa rikado pero masarap naman siguro. Kulang man sa rikado, hindi naman ito tinipid sa karne. Hindi ko lang maintindihan kung bakit unang tingin ko palang doon sa kinilaw ay nawawalan na ako kaagad ng gana. Unang tumikim si Paring Burtig. Uy, ayos to ah! Masarap nga! Oh, banatan nyo na! Pasalamat tayo mga pre at nakalibre tayo ng pulutan dito kay Mando! Isa-isa kaming inalok ni Mando at lahat naman ng mga kasama ko
ay kumain ng kinilaw na karne. Hindi ko maintindihan kung bakit bigla na lang akong kinabahan nang dumako sa akin ang tingin ni Mando. Pinipilit ako nito na tikman ko daw yung kinilaw pero ayaw ko talaga kaya nagdahilan na lang ako ng mga oras na iyon. Tumagal ang inuman namin hanggang sa malasing nga yung mga kasama ko. Maya-maya lang, nauna nang magpaalam si Mando. At bago ito umalis, napansin ko ang pasimple nitong pagngisi habang nakatingin sa mga kasama ko. Mga pre, mauna na ako ha. Sulitin niyo ang inuman, baka yan na ang huli. Sinadya nitong hinaan ang huling sinabi niya. Ngunit umabot iyon sa pandinig ko dahil hindi pa naman ako masyadong lasing noon. Isa-isa na rin kaming nag-uwian nang makaalis si Mando. Hindi na kami nagsabay ni Paring Burteg dahil susunduin na lang daw ito ng asawa. Mag-isa na lang akong naglakad sa madilim na kalsada palabas ng sityo. Wala na kasing bumabiyahing tricycle ng ganoong oras kaya napilitan na rin talaga akong lakarin na lang iyon hanggang sa makarating ako sa kanto. Doon lang ako makakapag-abang ng sasakyan pauwi. Tahimik ang paligid. Kahit hunin ang kuliglig ay wala akong naririnig. Bagamat medyo lasing na, hindi pa rin nakaligtas sa akin ang kakaiba kong pakiramdam. Parang may mali. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng mahihinang yabag mula sa aking likuran. Mabilis akong lumingon para tignan iyon, ngunit wala namang tao. Nagpatuloy ako sa aking paglalakad at naulit na naman yung narinig kong mga yabag. Doon na ako kinabahan, Kuya Barry. Natitiyak kong hindi na ako nag-iisa sa kalsada ng mga oras na iyon. Nilakihan ko na ang aking mga hakbang, ngunit nang gawin ko iyon, mas lalong lumakas ang mga naririnig kong yabag. Sa tindi ng takot ay kumaripas na ako ng takbo. Hindi ko na inalintana ang nahubad kong tsinelas. Ramdam na ramdam ko ang hapdi ng pagtusok ng maliliit na bato sa aking mga paa, ngunit wala roon ang atensyon ko kung hindi doon sa sumusunod sa akin. Tila nabuhayan ako ng pag-asa nang makasalubong ang motorsiklong sinasakyan ng mga tanod na nagpapatrolya sa sityo. Huminto sila nang matanglawan ako ng ilaw. Nagtaka sila nang makita akong pawisan at naghahabol ng hininga matapos tumakbo. Ang sabi ko na lang, may nakita akong malaking ahas. Baka kasi kung sasabihin kong may humahabol sa akin ay mapagkamalan pa akong nasisiraan ng ulo. Kinabukasan, agad akong sumadya sa bahay ni Paring Burteg nang mabalitaan ang nangyari. Mula raw kasi nang umuwi ito galing sa inuman ay hindi na ito tumigil sa kasusuka. At ang nakapagtataka pa, yung sinusuka ni Paring Burteg ay kulay itim na parang may maliliit na uod na tumatalon-talon mula roon. Kinilabutan ako sa naabutan ko sa kanilang lababo. Hindi nagtagal, si Paring Burteg bigla na lang nabuwal sa sahig. Nangingitim na siya noon at naglalabasan din ang kanyang mga litid. Hirap na hirap siyang gumalaw. Nagpatawag ng albularyo si Maria, ang asawa ni Paring Burteg, at doon na nga nakumpirma na nayari ng aswang ang aking kumpare. Tinanong niya ako kung ano raw ba ang huling kinain ni Paring Burteg sa handaan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi naman ako agad nakasagot dahil marami namang nakain si Paring Burteg ng gabing iyon. Hanggang sa pumasok sa isipan ko si Mando at ang dala nitong kinilaw na karne. Tama, yung kinilaw, Mang Simo. Yung pong kinilaw ang huling kinain ni Paring Burteg
at ng iba pa naming mga kasama. Nakita ko ang pagkagulat sa mukha ni Mang Simu nang sabihin ko iyon, Kuya Barry. Kilala ro kasi niya ang angkan ng mga aswang na gumagamit ng kilawin para makapangbiktima, lalo na sa mga handaan. Ginawa naman ni Mang Simu ang lahat para gamutin si Burtig, ngunit huli na ang lahat. Kumalat na raw ang lason sa buong katawan nito, kaya hindi na kinaya ng halamang gamot at orasyon ng isang albularyo. Noong araw ding iyon, namatay si Paring Burtig bago pa man lumubog ang araw. At sa kasamaang palad, ganun din ang sinabit ng mga nakasama namin sa inuman. Mabigat sa kalooban ko ang nangyari, lalo na't ako lamang ang nakaligtas sa grupo namin. Dahil sa lahat ako lang ang hindi kumain ng kinilaw na karne na dala nung mando. Dahil sa nangyari, kumalat ang balita. Hindi lang sa sityo namin, kung hindi pati na rin sa mga karatig barangay namin. Kaya naman nang may makakita muli kay Mando, agad itong pinasundan sa mga tanod at ilan sa mga matatandang mga ngaso sa amin. At noong masaksihan mismo ng mga ito ang pagpapalit ng anyo ni Mando bilang isang kulay itim na aso, agad itong hinuli at iginapos sa puno ng bulak habang ang paligid nito'y may mga nakatusok na bagakay na nilagyan ng iba pang pangontra sa aswang. Bago pa man maghating gabi, sinunog nila ang malaking asong patuloy sa pag-alulong habang pilit na kumakawala sa pagkakagapos. Nanlilisik ang mga mata nito sa galit. Lumayo rin ang mga tao nang magsimula itong bumuga ng malapot na likido mula sa bibig niya. Iniwasan nilang matalsikan ang laway nito dahil sa taglay nitong lason. Mula nang igapos at sunugin ang katawan ni Mando na noon ay anyong aswang pa, naging tahimik na muli sa aming sityo at sa mga karatig nito, maging sa mga karatig barangay namin. Nagpasya na rin ako na huminto na sa pagiinom at tuwing may handaan, palagi na akong nagdadala ng asin at bawang. Iyon lang kasi ang alam kong pangontra sa aswang. Gustuhin ko mang magpagawa sa mga albularyo, wala naman akong maipangbabayad. Pinasok ko ang pagbebenta ng balut, chicharon at mani tuwing gabi bilang pansamantalang hanap buhay habang hindi pa ako natatanggap sa construction. Maliit lang naman ang kailangang puhunan at hindi rin lugi sa tutubuin. Kailangan lang talaga matyaga at magaling mambola ng customer. Dahil wala namang masyadong bumibili sa sityo namin, naisipan kong dumayo sa ibang barangay. Piyesta raw doon. May kalayuan yun sa amin pero kaya naman kung magbibisikleta. Maliliit lang naman ang barangay na malapit sa amin kaya hindi ganoon katagal kung dadayuhin. Marami namang mga bahay sa dinadaanan ko. Mayroon ding nagiinuman at sila nga ang target kong bentahan. Kaso nga lang, paisa-isa lang kung bumili. Tapos kung hindi pa ako tatagay ay hindi nila ako babayaran. Bilang pakikisama, tinatanggap ko na lang ang inaabot nilang baso. Medyo nahihilo na ako nang makarating sa bandang dulo ng barangay na iyon nang may makasalubong akong isang babae. Napakaganda nito, Kuya Barry, at napakaputi ng balat. Literal na parang labanos. Isa pa'y makinis din ito na parang ni minsan ay hindi pa nadapuan ng lamok. Balot? Baka gusto mo rin naman ng mani o kaya chicharon? Wala sa sariling aloko sa magandang dalaga sa aking harapan. Hindi ko mapigilang mapangiti dahil nakakahawa naman talaga ang ngiti nito. Hinawi nito ang mahaba at tubig na buhok at saka yumuko para silipin ang mga paninda ko sa loob ng bayong na nasa harapan ng aking bisikleta. Sumagot naman ito at sinabing bibili raw ito ng marami. Kaso nga lang, inimbita ako ng babae sa kanilang bahay na nasa malapit lang naman.
Bigla akong nag-alangan, Kuya Barry, nang maalala ang nangyari sa mga kaibigan ko nang huling punta namin sa handaan. Ngunit naisip ko rin naman noon na sayang yung benta, lalo't lumalalim na rin ang gabi. Mas mahirap na kasing makabenta kung ganoon, Kuya Barry. Lihim na lang akong nagdasal na sana'y walang mangyari po sa akin. Isa pa, mukha namang malayong maging aswang ang napakagandang babaeng iyon. Kung kaya't sumunod ako sa kanya at huminto kami sa may kalakihang bahay. Simentado po ito at halatang nakakaangat sa buhay ang mga nakatira doon. Kaya naman pala alagang-alaga sa sarili ang babaeng nakita ko. Nagpakilala pala siya bilang si Nita. Tinawag niya ang mga nagiinuman sa gilid ng bahay para kumuha ng pulutan. Tuwang-tuwa ako nang pakyawin nila ang mga paninda ko, Kuya Barry. Ngunit nang kunin nila ang mga tinda ko, may napansin din ako. Hindi nila ginalaw yung dalakong asin para sa balot. Pero hindi rin ako masyadong nag-isip noon dahil baka hindi lang talaga nila gustong mag-asin sa balot. Si Nita ang nagbayad ng lahat ng iyon, ngunit bago ako umalis ay inalok muna akong kumain. Doon ako biglang kinabahan. Maraming nakahaing pagkain sa mesa. Nakakatakam ang bawat isa dahil puro karne ang putahe. Bihira na kasi ako makapag-ulam ng karne dahil madalas hindi na kinakaya ng budget ko. Ngunit ang ipinagtataka ko lang ng mga oras na iyon, Kuya Barry, sa dami ng mga pagkain sa mesa, ni isa sa mga iyon ay hindi inaalok sa akin ni Nita. Pumasok pa siya sa bahay para kumuha ng pagkain para lang sa akin. Nagtanong naman ako pero ang sagot lang niya, special daw ang hinanda niya para sa akin kaya ubusin ko raw sana. Nang iwanan ako ni Nita ng mag-isa sa mesa, may pumasok sa isip ko na ideya. Bumalik ako sa may bisikleta para kumuha ng nakabalot na asin. Ibinulsa ko iyon at pasimpleng itinaktak sa pagkaing ibinigay ni Nita sa akin. Hinalo ko ang ulam sa may kalakihang mangkok at nagulat ako nang bigla na lamang itong kumulo at nangamoy malansa. Gusto kong masuka sa sobrang baho noon pero nang makita ko si Nita na papalabas ng bahay ay kaagad kong pinigilan ang aking sarili. Sinadya ko na lang tabiging iyong mangkok nang akmang tatayo ako para matapon ang laman nito sa lupa. Tinignan ko ang reaksyon ni Nita at kitang-kita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata. Napaatras ako at nanginig ang buong katawan ko nang mangitim ang mukha nito na kanina lamang ay halos kulay labanos na sa puti. Aswang, tama nga ang hinala ko. Mahina kong sabi nang ilang hakbang na lamang ang layo ni Nita sa akin. Sa aking taranta at takot, dinukot ko ang asin sa aking bulsa at isinaboy sa harapan ni Nita. Mas lalo siyang nagalit at handa na sanang sugurin ako nang makarinig kami ng mga boses mula sa labas ng kanilang bakuran. Grupo ng mga kabataan na gustong makikain kina Nita. Sinamantala ko ang pagkakataong iyon para makaalis na ako. Kinuha ko ang aking bisikleta at kaagad na lumapit sa mga bata sa labas upang balaan sila. Oo, okay kakain dyan. Aswang ang nakatira sa bahay na yan. Mahina akong sabi sa kanila. Inabot ko ang hawak-hawak kong asin at sinabihang budburan ang anumang pagkaing ihahain sa kanila. Ngunit sa halip na tumuloy ang mga ito, ay kumaribas ng takbo ang mga ito papalayo. Laking pasasalamat ko na lang nang ligtas akong makauwi, Kuya Barry. Nagpatuloy pa rin ako sa pagtitinda, ngunit ni minsan ay hindi na ako nagawi pa sa lugar na iyon. Nabalitaan ko rin na bigla na lang daw naglaho ang mga nakatira sa malaking bahay na iyon. Kung saan man nagpunta ang pamilyang iyon, ay wala nang nakakaalam pa.
Sa ngayon po, Kuya Barry, isa na po akong biyudo at nag-aalaga na lang ng mga manok sa maliit na farm ng aking anak. Sa katunayan nga po, ang bunsong anak ko na lang po ang pinasulat ko o pinagawa ko ng email dahil po pasmado na nga po itong mga kamay ko, dala na rin ng aking katandaan at hirap na rin akong magsulat. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Sana po'y nagustuhan ninyo. Maraming salamat po sa pagkakataong ito, Kuya Barry. Palagi rin po kasi akong nakikinig dito sa channel ninyo. Muli, maraming salamat po at God bless po sa Ang Sundo Horror Stories. Lubos na gumagalang, Pidong. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Sa kabila ng makabagong teknolohiyang mayroon tayo ngayon, hindi ko akalaing may mga nakakatakot na nilalang pang naglilipana sa ating mundo. Isa na doon ang mga lok na magpahanggang ngayon ay nagbibigay bangungot sa akin sa oras ng aking pagtulog. Delikadong nilalang ang mga ito, lalo na dahil sila ay mga uri ng aswang na natatangi at miminsan lang natin makakasalamuha. Kaya naman, naging suki kami ng napakaraming pangontra sa aswang na ibinebenta sa mga gilid ng kalsada. Kuya Barry, kagaya ng tansong kutsilyo, asin, bawang, luya, buntot ng pagi at balisong. Kailangan kong maghanda ng mga ganitong kagamitan dahil ang mga lok ay hindi inaasahang darating sa aming tahanan. Maninilip sa mga siwang at manghahablot ng mga maliliit na bata. Lubos na nakakatakot kung tutuusin, Kuya Barry, pero wala akong magagawa kundi ang magpakatatag. Alam kong kahit gaano sila kabagsik, ay may mga panahong nagagapi natin sila, lalo na kapag umubra ang mga inihandang pangontra. Tagapalawan po ako at ang aking asawa, Kuya Barry. Sa parting dalampasigan na nga kami nakatira at bumuo ng pamilya. Buntis sa panganay naming anak, si Sanya, ang aking asawa. Pangingisda ang aming ikinabubuhay at sa tuwi na ay nasa laot ako para makakuha ng mga sariwa na maaari naming ibenta doon sa palengke at ulami naman ang iba. Kahit papaano ay nakakaraos naman kami. Kailangan naming magsumikap dahil malapit ng manganak itong si Sanya. Kakatapos lang namin sa paghahapunan ay inihanda ko na ang mga gagamitin sa pangingisda. Si Sanya ay maiiwan dahil bawal na sa kanyang magpupunta sa malayo. Lalo pa at malaki na ang kanyang tiyan. Sa bahay na lamang siya mananatili at maghihintay sa aking pag-uwi. Wala rin naman siyang problema doon dahil aniya maipaghahanda pa niya ako ng pagkain sa oras ng pag-uwi ko mamayang madaling araw. Nagpapasalamat na lamang ako at mabait ang aking asawa. Naiintindihan niya ako at sinusuportahan ang lahat ng aking mga desisyon dahil aniya para din naman daw iyon sa ikabubuti niya. Hindi ko na siya hinayaan pang ihatid ako doon sa dalampasigan dahil may kasama naman ako. Sumakay na ako sa bangka kasama ang aking pinsang si Lito na mas bata sa akin ng 3 taon. Kagaya ko ay may pamilya din itong si Lito. Iyon nga lang ay 2 taon na ang kanyang anak na lalaki.
Habang pinapaandar ko ang bangka ay abala pala sa pagtingin-tingin si Lito sa aming bahay. Tanaw ito mula sa aming kinaroroonan at dahil maliwanag ang buwan, tila may ilaw sa buong paligid at nakikita naming maging ang mga isda sa ilalim ng dagat. Nagtaka ako nang iabot ko kay Lito ang dalakong lampara dahil hindi niya ito tinanggap. At bigla pa siyang lumingon sa akin. Kuya Ben, may tao bang iba sa inyo? May nakita kasi akong gumagapang sa bubong ng inyong bahay. Tila ingat na ingat sa na huwag makagawa ng ingay. Anya, kaya bigla akong kinabahan. May malaki akong flashlight na kung iilawan ko ang bahaging iyon ng aming bahay ay makikita ko kahit papaano ang bulto nito. Kinabahan ako sa isiping nasa bubong ito at tila naninilip gayong buntis ang aking asawa. Isa pa'y wala kaming inaasahang bisita, Kuya Barry, kaya lubos ko iyong ipinagtataka. Kinuha ko nga ang flashlight at sinubukang itapat sa nilalang sa itaas ng aming bahay. Hindi pa naman kami gaano nakakalayo sa dalampasigan. Nang mailawan ko ang nilalang ay nanindig ang aking balahibo sa takot. Lumingon kasi ito sa aming kinaroroonan, saka mabangis na umangil. Napanganga ako at naisip na baka saktan niya si Sanya, kaya naman nagmamadaling ibinalik ni Lito ang bangka sa dalampasigan. Nang makadaong kami ay kabadong tinakbo ko ang distansya ng tabing dagat at ang aming bahay. Wala na ang nilalang, pero narinig ko ang nanghihinang boses ni Sanya na agad kong natuntun sa aming kwarto. Naalarma ako nang makitang nakasalampak si Sanya sa sahig. Umiiyak at duguan. Saka ko lang nalaman nang nanginginig niyang isinalaysay sa akin na nakunan siya at hindi raw niya ito sinasadya. Abot langit umano ang kanyang pag-iingat. Huwag lamang magkaproblema ang kanyang ipinagbubuntis. Hindi ako sumagot sa kanyang paliwanag. Ang aking naaalala ay ang gumagapang sa aming bubong na hindi ko alam kung tao nga ba o aswang. Pero kapag nakikita ko ang kanyang matatalim na tingin ay naiisip kong hindi tao ang aking nakita kanina. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Kaya naman, sinuyod namin agad ang buong lugar sa tulong ng mga kapitbahay. Ayon sa mga nakakatanda, delikadong makasalamuha ang mga lok. Isang uri ng aswang na gumagapang sa bubong tuwing gabi. Maliban pa roon, ang nasabing nilalang ang pumapatay sa mga nagkakasakit na mga tao at nagnanakaw ng kanilang mga bangkay na hindi nalalaman ng mga namatayan dahil ang bangkay na kanilang kaanak ay pinilitan na ng katawan ng saging. Gayunpaman, ang mga nakikipaglibing ay nagre-reklamo sa kakaibang bigat ng kabaong dahil hindi nila alam na ang mga lok ay kayang mawala sa umaga. Kumbaga, siya ay nagiging invisible at tumatawa siya habang nilalantakan ang mga lamang loob ng bangkay na kanyang nabibiktima.
Mabangis ang nasabing nila lang dahil maging ang nailibing na ay kinukubkub niya at kinukuhaan ng lamang loob. Para siyang kalahating balbal at kalahating tiktik. Walang pakpak pero nakakalundag ng napakataas. Naalarma ako dahil baka kinuha na ng mga lok ang aking anak na nasa sinapupunan ni Sanya. Nagwala ako ng gabing iyon dahil sa galit sa nasabing nila lang. Ilang beses ko siyang hinintay na bumalik, Kuya Barry, pero hindi ko na ito nakita pa. Ang alam ko lang ay natatandaan ko pa ang kanyang pagmumukha. Hugis tao lamang siya, babae at may mahabang buhok. Ang kanyang dila ay humahaba din at tila may buhay na pumupulupot sa leeg ng mga buhay. Kaya naman, delikadong makasalamuha ang nasabing nila lang, lalo na kapag wala kang alam na mga pangontra. Mabuti na lang ay napasyalan kami ni Aling Maria, ang kapitbahay naming manggagamot. Binigyan niya kami ng langis at tinuruang kapag bibili sa tiyanggi ay basain yun ang bariyang ibabayad namin sa mga tindahan. Noong una ay hindi ko siya naiintindihan hanggang sasabihin niyang ang mga aswang ay namumuhay din daw bilang tao. Kaya nitong magbagong anyo sa gabi at magwala kapag nakakakita ng mga patay na pinaglalamayan. Ayon sa mga nakakatanda, ang amoy ng patay para sa kanilang mga aswang ay kagaya ng bango ng amoy ng langka. Kaya naman kahit nagdadalawang isip ako, ay binasa ko ng langis ang perang ibabayad ko sa tindahan. Sabi ni Aling Maria, nasa paligid lang daw ang mga lok at nagpapanggap na tao. Hindi pa umano sila nanululuyan sa kanilang bahay sa gabi dahil gusto ng mga ito ang magtago sa mayayabong nakakahuyan at takpan ng kanyang makapal na buhok ang kanilang mukha. At dahil sa aking nalaman ay mas nag-umigting ang pagnanais kong kilalanin ang aswang sa aming lugar. Alam kong kinain niya ang sanggol sa sinapupunan ng aking asawa, dahilan upang mas makaramdam ako ng galit sa mga kagaya niyang likha ng dilim. Pumunta ako sa tiyanggi ng araw na iyon at sinuyod ng tingin ang mga tindahan na may tinderang abala sa pag-aasikaso sa kanilang mga customer. Nilapitan ko, Kuya Barry, ang pinakamalapit sa aming natitinda, si Aling Chona. Tindera siya ng mga kakanin at may sariling pwesto sa tindahan. Nagustuhan ko ang kanyang suman, kaya nagpasya akong bumili ng marami upang dalhin ang iba sa aking asawa. Nakalimutan ko ang ibinayad ko sa kanya na barya ay may mga langis. Kaya naman, gayon na lang ang gulat ko nang sa pagtanggap niya ng bayad ay bigla siyang nangati. Anya, baka naliparan lang daw siya ng balahibo ng higad. Pero sa pagkakataong iyon ay kabadong-kabado na ako. Nangati siya dahil sa langis. Dahilan upang malaman ko na siya ang mga lok na gumapang sa aming bahay. Kahit nabuking ko na siya, ay pinili kong huwag magpahalata. Inimbita ko siya sa bahay at sinabing buntis na naman ang aking asawa. Kahit alam kong imposibleng mangyari iyon matapos siyang makunan. Kahit nangangati, ay patangu-tangu lamang siya
at sinabing papasyal daw bukas siya sa aming bahay. Kinabukasan ay inabot na lamang kami ng gabi sa paghihintay sa kanya. Ngunit walang dumating na aling Chona, Kuya Barry. Sa halip ay nagulat ang mga tao sa Tiangge nang mag-amok umano si aling Chona at kagatin ang aso ng kapitbahay. Dinala siya ng mga tanod sa istasyon ng mga pulis. Ngunit gayon na lamang ang gulat nila nang basta na lang daw itong nawala sa kinauupuan. Ayon sa mga nakakitang preso na pipi, nag-anyong pusa daw si aling Chona kaya mabilis na nakalusot sa selda sa katumakbo papalayo. Magmula noon ay hindi na namin siyang nakita pang nagtinda. Kumalat na din sa buong lugar ang kanyang pagkaaswang. Kaya naman pinakaiiwasan na siya ng lahat ng tao. Nitong huli, nabalitaan ko mula sa isang kakilala na may nakakita umano sa kanya sa isang sementeryo at abala sa pagkubkub ng isang bagong libing. Sinundan siya ng isang tambay at pinanood ang kanyang ginagawa. Kaya nakita na hinablot niya pala ang lamang loob ng isang kalilibing pa lamang habang tawa ng tawa dahil nakahanap na naman daw siya ng pagkain. Kinabahan ako at naghanda sakaling dumating si Aling Chona, pero iniwasan na niya kami. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako nakakalimot at naghahanda pa rin ako ng mga pangontra sa aswang sa takot na baka bumalik siya at pagdiskitahan na naman niya kami. Nagkaanak na kami ng tuluyan ni Sanya. At sa ngayon ay matiwasay nang naninirahan dito sa baryo. Ganun pa man, Kuya Barry, hanggang ngayon ay handa kami sa pagbabalik ng mga lok. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.